Ops, wait lang, huwag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigyan mo tayo ng ating word of the day. At sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, the following below are general types of fingerprint pattern. Except, yon. Ang sabi sa katanungan natin, ang ibig niyang sabihin is sa baba daw yung mga general types of fingerprint pattern natin, pero maliban sa isa kasi nga except yung hindi kabilang. Okay? So letter A, arch, letter B, loop, letter C, regalop, or letter D, whorl. Saan ba yung hindi kasali sa ating general types of pattern? Okay, so tandaan natin class yung ating general types of fingerprint pattern, may tatlo lang tayo. We have the so-called the arch, the loop, and the whorl. So to make it short, the correct answer dito is regalop. Kasi yung ating regalop kasi class, yung Charlie natin, is under lamp siya ng loop pattern natin. Kumbaga specific types of pattern na yung regalop. Kasama niya yung ulnar loop na which is under sa loop natin. Tandaan natin class, masasabi nating arch ang isang fingerprint pattern kapag wala siyang core, walang delta, walang register count. At masasabi naman nating loop ang isang pattern or fingerprint pattern kapag meron siyang core, may isang delta at may register count. Kasi masasabi naman natin na whorl pattern ang isang fingerprint pattern kapag meron siyang core, may register count, at syempre meron siyang at least 2 or having 2 deltas that is considered pasok na sa whorl. At syempre yung atin ng mga regalop, mga specific types of patterns na kasi sila eh. For example natin class, yung arch, may dalawang klase ng arch. We have the plain arch tsaka tinted arch. Pagdating sa loop, may dalawa ding klase. We have the regalop tsaka ulnar loop. At pagdating sa whorl, may apat tayong klase ng whorl. So we have the so-called the plain whorl, double loop whorl, central pocket loop whorl, tsaka accidental whorl. So that is considered mga specific types na yon. Okay, so the correct answer natin dito is walang iba kundi Charlie regalop. Kasi ang sabi sa tanong, except yung hindi kabilang sa ating general types of pattern. Kasi nga ang ating general types of pattern ay tatlo lamang, the arch, the loop, and the whorl. Okay, so paano? Sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Showman, Bilayster Blacalos, a CVRC National Lecturer, and a Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa pre-examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabay ng tsamba, tsaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.